Hello po, welcome to the vlog. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-post ng video. Medyo na-busy po tayo sa trabaho. Anyway, andito sa likuran ko po yung aking ampalaya na aking tinanim right around first week of November yata, no? At ito na siya ngayon. Malaki na siya at actually nagbubunga na. Mayroon dun sa likod malaki na. And I already made about 2 harvests na po. Dalawang bunga po na malalaki na. Sa video po na ito, babahagi ko po yung tips kung paano natin i-maintain yung ating ampalaya. And then paano natin i-make sure na kung nakikita nyo malago po yung itong ating ampalaya. No? Bushy po siya. Meron po tayong paraan dyan, tapos yung pagprotekta po ng kanyang bunga. Alam ko po, and based on my experience, talagang dinadalaw ng fruit fly itong ating ampalaya. Kaya pag hindi natin binabalot, medyo pahirapan po sa pag-harvest ng magagandang bunga po. Pero, a couple of years ago, may na-discover po akong produkto na aking ginagamit na hindi kimikal, pero epektibo po para sa ating mga home gardeners para maprotektahan po ang ating bunga ng ampalaya and to make sure na may magaganda tayong harvest po. At yan po ang ating pag-uusapan ngayong araw na to. Okay, una po natin pag-uusapan kung paano po natin payabungin yung ating ampalaya or palaguin yung kanyang mga dahon, kasi po sa dahon po doon po nanggagaling yung energy na kailangan ng ating ampalaya para magbunga ng marami po. Okay, so simple lang po. Kung nakikita nyo itong aking ampalaya, yan malagong malago po siya, no? Dito pa yan, ito po yung harapan, tapos yan hanggang sa likod po, hanggang dun. Yan. Yan po, umabot nga po sila dito. Yan. Okay. So, sa ano po, yung pagpapalago po ng ating ampalaya, actually it's I think the same principle for all types of yung mga vining plants. What you do is, sa pagsimula po nung pagtubo niya, dito po, yan, ganyan. Yung mga side shoots po, kung nakita nyo rito, wala masyado. Ang ginagawa ko po, tinatanggal ko po yung mga side shoots sa baba. Ito, mga bagong tubo na po ito na kailangan ko siya ulit na tanggalin. Kaya kung nakikita nyo, dito sa bandang baba ng aking ampalaya, wala masyadong dahon. Dalawang benefits po yan. Una is in-encourage natin siyang umakyat doon sa trellis para maghang yung kanyang bunga. Pangalawa po is that pag malinis po dito sa baba, hindi madaling magkasakit yung ating ampalaya, lalo na po yung mga fungal disease po. So yun po yung dalawang main benefits for keeping the lower part of our bitter gourd plant or ampalaya
malinis po at wala masyadong dahon. So simple lang po, ang ginagawa lang natin is yun na nga po, tinatanggal lang natin yung mga side shoots sa baba po, no? Itong mga nakikita nyo, mga bagong tubo na yan, kasi nga nabisi tayo the past few weeks, tatanggalin natin ngayon yan. At yung pangalawang method po is to make sure na hindi madaling mamatay yung ating ampalaya, hindi kakalat yung sakit, yung mga yellowish na dahon tulad nito, ito yan, ito tsaka ito yan, yung mga ganyan tanggalin po natin, huwag po nating pabayaan. So ako po, since busy sa office, weekly, weekends, tinatanggal ko po itong mga nagyayelo na mga dahon po, para kung fungus man ito, hindi po siya kakalat sa buong halaman. So as you can see, we have around 1, 2, 3 ampalaya plants, at lahat po sila ay either nagbubunga na or namumulaklak na sila. Yan po yung mga growing tips na simple lang, madaling gawin, at effective po based sa aking experience to keep the plant healthy po as it grows and bear fruits. Ngayon po, sa bunga naman, alam ko pong challenging talaga itong ampalaya, kasi for some reason, lapitin po siya ng fruit fly. Yung maliit na langaw na medyo reddish yata yung kulay niyan, nag-iitlog sa kanyang bunga, at doon po lumalaki yung larvae, nasisira po yung ating ampalaya fruit. Kaya nasasayang. Karamihan po sa nakikita ko online, pati sa mga nagpo-post, gumagamit po ng yung plastic na binabalot nila sa ano, sa bunga. Nasubukan ko na rin po yan. At sa experience ko, una, pag umuulan po tapos naiwan yung moisture sa loob ng plastic, na ano po yung ampalaya, nabubulok yung bunga, lalo na maliit pa. Yung iba naman, papel, effective din po yung papel, kaya lang syempre pag umulan, nalulusaw po, sisira kaagad na. Pero couple of years ago, 2 years po, nakita ko po ito online. Ito, normally sa mga prutas po ito ginagamit, ano. So nabili ko po ito sa Lazada po. Ito, maraming ano, maraming estilo, kumbaga style. Meron pong kwadrado, square. Ito naman po fit na fit sa ampalaya, kasi pahaba. At this is about 6 inches in ano po, yung sa width niya po, ano. Tapos yung length niya almost 2 feet. Kasyang-kasya po ang isang bunga ng ampalaya. So bumili po ako ng mga 20 nets po. Ang tawag nito is fruit net bag, if I'm not mistaken po, ano. Fruit net bag. You can search this online. As I said, nabili ko po ito sa Lazada, and I checked yesterday, meron din po sa Shopee. Pag bumili kayo nito, kasama, may kasama na pong pantali. So what you do is that itong pahaba na ano, na net, kung ito yung bunga ng ampalaya, lalagay po natin sa loob, ganyan. Tapos itatali po natin ito. One key thing, ilalagay nyo po itong net, obviously, habang maliit pa po yung bunga. Hindi po yung malaki na, kasi most likely, naitlogan na po yun ng fruit fly. So, habang maliit pa po, but, make sure din po na pollinated na yung bunga. Based on experience ko po, medyo na nakikilala ko na po, or I know kung pollinated na yung bunga ng ampalaya or hindi. Siguro po, papakita ko po kung paano natin to ilalagay. Ito po yung bunga ng ating ampalaya. So you can see, maliit pa po siya, at that's when you know na pollinated na po, kasi hindi po lumalaki ng ganito yung unpollinated na female flower po. Ito, sigurado tayong ano,
pollinated po. So what we do is ito yung ating net. Ipapasok natin siya dito. And then dati po dito po ako nagtatali sa ano, sa base po ng bunga. And then I learned mas maganda po dito sa pinaka tangkay ng ating ampalaya. Dito po tayo magtatali. Ganyan. Ganyan po. Sa liit po ng mesh size nitong ating fruit net bag, sigurado po tayo na protektado yung ating ampalaya. So, meron tayong ma-harvest na magandang bunga po. So, yan na po. Sana po eh medyo may natutunan po kayo sa video na ito po. So, recap po tayo. Yung pagpapayabong or pagpapalago po ng ating ampalaya ay pruning lang po ng kanyang mga side shoots habang lumalaki siya. Tapos, sa maintenance naman po, tanggalin po natin yung mga nag-yellow na mga dahon para ma-avoid po yung pag-spread ng mga fungal disease. At saka po pag-maintain yung sa ilalim ng ating halaman na wala po masyadong dahon. At isa po sa napaka-importante ay ang fruit net bag po na pwede natin gamitin to protect po yung ating bunga ng ampalaya. So, hanggang sa muli po, as long as you're in the garden, happy gardening.